Nag-iba talaga mismo ang EVOS dito. Mm. Si Yelly Hayes ang magiging roamer sa kanilang team. Meanwhile, ito din, something new for RSG. We have the Brody. We also have Demon Kite on this Lancelot. Do or die game for Team RSG. Kumusta ang picks and bans natin? Ikaw, Liv, ikaw muna tatanungin ko. Who do you favor ngayon sa draft? Para sa akin 50-50 to kasi parehas maganda hero nung kabila eh. Oo. Pero mas favor ako sa ano sa draft ng ano ng NXP. Mas madaling i-execute ganun. Barats eh, fan ako ng Barats eh. Kunat. No? Araro. Fan talaga ako ng Barats tapos ang walang ano sa kanila, walang bubutas yung Brody, mahirap 'yan. Mahirap mabutas ng Brody yung Barats. Hindi kasi kagaya yung Brody na parang nagde-depower meanwhile Yelly Hayes. Okay, nag-deny ng sarili. Put in a bad spot for sure. Mm-hmm. Pero wala naman din kasing masyadong mabibigyan. Konting oras para sa RC. Mm-hmm. In a way, lamang pa rin NXP. Actually, hindi ko alam kung nakakaw pa sila. Sila yung Lito Wanderer is... Napunta sa RSG, actually. Okay. So medyo... Ay, no, hindi. Napunta ata sa NXP. Ganun yung Thomas ni Nats. Oh, why? Si Nats ay isa sa mga malulupit mag-Thams na kilala mo. Grabe yan. Kahit nung amateur pa yan, malakas na mag-Thams yan. I feel like itong Brody ay wala masyadong nasa-solve para sa RSG. Kasi wala siyang burst kasi puro makukunat eh. Yep. At saka ang hirap din ni burst ng Nathan eh. Hindi niya rin agad masastakan. Hindi niya maabot yan. Tatlo yung bodyguard. Yep. Napakahirap. Ngayon, well, let's see kung kaya ni Iyakno na talagang ipatunayan sa lahat na isa siya sa malupit na marksman. But oh my, glove! Okay, stun! Okay. Flicker out pa yun kay Iyakno! Kamuntigan pa. Question. Ikaw, Jin, tingin mo. Sino, magiging dito? Ano? Sino magiging mananalo? 3-0 ba o magiging 1-2? Nararamdaman ko kasi momentum based ang NXPE eh. Oo. Kung RSG kanina naka 1-1, pwedeng pang mag-game pa. Pero ngayon kasi, knowing mga players na kilala ko, ang lagi nilang sinasabi, pag alam nila na series, bawal matalo ng series, bawal magkamali. Set up Nuts. Si Rene J sa likod. Kain si Nuts. Kinain si Nuts ni Yawi as Nuts will just back H2, out. Ganda na pwesto. Then na natin, mas maganda yung form ng ang NXP dito. Let's see. Ganda pwesto ni H2. Tignan natin. Nats, Nahanap din Nats. May kita niya ba si H2 habang si Heat ay pulado? Nandun si H2 sa bandang likod. Sinasapak! Si Heat, first blood. Mapupunta kayo kay H2 pero pasok ng ultimate si Demon Kite. Ready, Jay Flicker out! Nagkasaykuwa. Nawala si H2 dito. Uy! Pero yun yung ultimate mula kay Eve. Aqua with the manipulation and that is a 2-for-1 trade. Demon Kite will get the turtle. Very good para sa RC for sure. Maganda nga lang sa NXP is na-cancel agad nila yung sa Eve. Kaso ang nangyari, na-reset yung turtle or tumagal. Meaning to say, nakapwesto ulit yung RSG at nag-cooldown na yung real-world manipulation. That's why na-outplay na rin nila. Si H2, nag-stay siya doon with what? 30%, 40% HP? At alam natin na kahit nakakuha siya ng isang kill noon, hindi na siya nakapag-sustain. Kaso parang... Uy, nice dodge, Nuts. Nakapag-dodge si Nuts dito, pero dalawa pa rin. Mukhang arangkada na ata si H2 dito, Coach Lift. Hindi na-sustain yung Nuts. Mahirap yung ganyan. Tapos pero may trade. May trade sila nagagawin. Super slow para kay Yawi. Yawi mawawala. So nagiging aggressive na ngayon ang team ng RSG na sinasabayan. Kasi may kasamang Toril sa ano? Sa side ng NXP. Deo, joke lang. May gold pa rin. Yan si Nuts. May plating. Oo, ngayon. Yelly Hayes also pulado. Tuloy-tuloy yung action, no? Ultimate para kay Iyakno. Ito kasi yung kailangan ng RSG. Hindi maganda yung lineup nila sa late game kumpara sa NXP. Talagang papabor to sa NXP pagdating ng late portions. Hindi nila mapapatay si Barats, hindi nila maaabot si Esa, at maka-cancel sila ni Rene J at ni Yelly Hayes palagi. Nandun pa si H2. So, hindi ito bonus para sa RSG. Kailangan, necessity, na lagi sila nakakuha ng early kills. Pag hindi sila naka-early dito, mahirap na lumaban sa late game kasi patingin ko hawak ng NXP yung late game. Mukha. Yeah. And lagi yon sa stats-wise. Laging late game na nanalo. Exactly. Ang side ng EVOS. So ngayon, kung ikaw ang RSG, kailangan play after play. Exactly. Kill after kill. Kailangan hindi tumigil yung pagalaw nila sa mapa. Kada cooldown, kuha kagad ng gank. Kaso, nako, nakapwesto ang NXP dito.
Kagat mo la kay Awi. Sino tong inert nerd? That is going to be Heat. Napulado na ngayon. Nag-engage to yung mula ng turtle. Oh my God. Oh, what a stunner energy. Itutuloy pa ng NXP to. Oh no. Three heroes down for RSG. And nako. Nag-collapse nga talaga. Man, we were talking about how NXP was momentum-based, di ba? Interestingly, may isang article na mention din ni Midnight na hindi daw sila momentum-based team kasi gusto nila mag-reset afterwards. Every game, win or lose. And ito yung bagay na hindi nga lang magawa ng RSG. It really seems like nag-collapse nga sila. And that play, tatlo yung nakuwang kill plus the turtle. Ang pakahirap na makabangon if you're RSG. Actually, maganda yung sinabi ni Midnight kasi pag na-overhype ka, tayo daw niya momentum, tapos ma-overhype ka, parang ang taas ng chance mo mag-choke. Kaya, parang maganda talaga every game reset para focus pa din. Focus pa rin, as in, take one game after one game, exactly, after one game. Exactly. Wag na lang isipin yung next game. And ngayon, mukhang unti-unting nagko-collapse ang RSG. Pinag-uusapan nyo yung late game nila na tagilid. And this time, yung early game ay... Yung early game nila natitigilan din. Napipigilan ng NXP yung early game na sana na gusto. And nawawala yung tempo sa side ng RSG. Wow. I wonder how RSG can recover from this. Kailangan nila ng malamiraglong milagrong play. Milagro. Isang himala. Milagro. Tsaka ang hirap ng mag-ruby dito kasi yung sa Barats, pag pumasok sa gitna yan, kakainin lang, mababaliwala. Ang kunat pa eh. So ang sinasabi mo dito talaga, Coach Leif, yung Barats adjustment. Napakaganda. Napakagandang pick ng Barats. Oo, nag-adjust sila eh. Last pick to eh. Yep. Di na-anticipate ng RSG yung Barats pick. Akala nila... Matilda post 5. Matilda post 5 na. Well, natuloy naman. Pero technically speaking, Barats pa rin yung ano dito. Yung hero para sa position 5 player, pero ilalaro mo siya na walang roam. Well, actually alas lahat ng team ginagawa 'yan. Napakaganda kasi niyan kasi ang lakas sa early nitong Barats, parang secure niyo kagad yung yung turtle pag nakapag level 4 'yan. Tsaka hindi mo kailangan ng defensive item pag kada big guy eh, parang ang kunat mo agad eh at early levels eh. Kung yun na nga yung tingin mo paano pag nagpa-kunat item paano mo papatayin? Yun nga eh. Yeah, and looking at RSG, there's really no hero na pwedeng pumatay dyan. Hindi katulad nung parang may mga Linka na nag-DHS o kaya Claude, o kaya Lunox. Walang ganong hero para sa RSG. Wala silang pambarag. Walang devour. Walang burn. Well, meron na... Oo nga, no? Bitin din yung Eve, no? Bitin, hindi kaya yan. Hindi kaya i-burst. Ganon din yung Brody. Unless si all-in nila, 5v1. Yun, pwede. Kaya kaso, pag ganon ginawa nila, maubusan ng skill yung RSG. Paano exactly pag kumasa ko yung apat? Exactly. Pinupusuan na lang ng RSG ang laban na to. Hila mula sa site and Yele Hayes will bait out skills na meron ng RSG. Demon Kite, wave clear na lang. Tiis. This time, RSG ang nagtitiis. It's NXPE. Sa mga gantong pagkakataon, ang pinakamagandang gawin, hintay choke eh. Kaso, disiplinado na yung NXP. Oo na eh, umabot na sila dun eh. Oo, nag-miss pa. Nagkakabaliktad pa nga eh, yung RSG yung nag-choke eh. Nag-miss pa yung ultimate ni Heat at magkoko. Actually, magkoko-call dito ang NXP ng game. H2O, dodge. Nagagawin ngayon ni Iacno. Ganda ng regroup ng NXP dun. Grabe. Nakikita mo yung ambay, no? Kita mo yung game. At dahil doon, nakabasag pa ang NXPE sa baba. Wow, 8 minutes in, NXPE, 3K. Ang kanilang kalamangan. At mukhang libre pa yung... Kamutikan pang mga Earth ni Yawi dito si Yawi. Pag nag-miss, mahirap na lumabas dyan. Naiwan si Yawi, nilaban niya na lang. Nilalapitan ni Yawi yung Eve para i-cancel lang niya. Yung second skill niya. Yung missile, sinubukan niya na lang i-cancel kasi alam niyang wala na rin siyang magagawa. Kasi stun lang kumakancel dun kaya eh. Kay Eve. Tsaka yung knock-up. So dito ba papasok yung sinasabi ni Leif na hintay na lang ng something na pagkakamali. Something na choke, yun nga yung word. Na mag-miss, mag-outplay yung kagat ni Yawi at talagang mamaniobra nila na maging favor sa kanila. Tingin ko, labanan ng disiplina pa rin to. Alas lahat naman siguro ng game, labanan ng disiplina talaga. Oo. Kasi ang ganda sana nung gagawin ni Yawi doon. Nag-flicker kagat siya kaso nakawala pa rin yung nakawala pa rin yung Brody. So okay. Nag-backfire sa kanya yung ginawa niya. Pero kung nakain niya yun, ganda nun. Pero kung isipin, Barats lang to eh. Position 4, technically speaking. Support!
At ngayon with D-Ice, Dominance Ice, tapos meron pa siyang Sky Guardian helmet. Taas ang HP nito. Exactly. At ang purpose niya dito talaga ay mang vision, mang disrupt, mang araro ng RSG. Mga na mag-absorb ng mga skills. Mm-hmm. Kasi may pang-ubo sila eh. This is a Lapu-Lapu and a Paquito lineup for Team NXPE. Naalos parehas yung kit. Well, let's see. Actually kasi yung ano yung mga yung skill ng RSG puro pang one time halos lahat puro pang one time big time eh. Kaya pag ininom nila lahat sa Barinos Rene J! Wala. Sumabog na naman ang bomba! Aqua is down pero makakuha si Yak ng isang kill. Sino makakuha ng Lord na to? That is going to be H2 to Dao! Lord attempt ay mapupunta sa kanila. 1-for-1. Let's see, kaya bang i-push pa rin ang RSG to get a trade dito? Yes, they will. But it's still NXPE in control kung kailan magsisimula ang laban. Unfortunately, para sa RSG na zone out sa NXPE, that was a definitely a bait play mula sa, kay Rene J. At hindi ako magulat kung gagawin to ni Rene J continuously. Paglapo talaga siya, ganito medyo sacrificial yung ginagawa niya. But for the better, ng for the good pala ng NXPE. At nakita niyo yung combo niya doon. Really looking for Aqua. Nakuha agad sila isang kill. Although namatay doon si Rene J, wala ng Eve for extra vision at extra territorial control ng RSG. At yun ang malaking problema nila. At nice face pa ang NXP dito, coach. Napakaganda ng ano ng balak ng NXP. Magka-absorb lang ng damage si ano, yung Barat at saka yung ano. Oh no, magka-cancel na naman. Let's see. Ito na nga, kagat na naman kagat para kay Yawi. Sino to? That is going to be Heat. Heat is down. Nandun si Demon Kaya sa band ng gilid pero masyado makunat si Yawi. Grabe si ano doon. Grabe si Esa nag-Wind of Nature para di siya ma-burst ng ano. Ang lupit. Ang lupit ng Wind of Nature outplay at ito na nga yung this is Vintage Yawi. Sinimulan na ang pastickers, ladies and gentlemen. At syempre, Hesa with the theory of everything. Dedepensa na muna ang RSG. Nako. Wow. Mukhang tagilid ang vapor ng RSG and NXPE, ladies and gentlemen. Actually, kaya pa yan. May iba sila. May iba sila, may pang-clear pa. Kaso nga lang, kinakancel lang siya ni Rene J. Kakancel siya ni Rene. Dalawa kakancel sa kanya na kaya pumasok. Yung Barats tsaka yung ano eh. Yung Lapu. Matilda. Even yung Matilda, no? Yep. Dadalhin lang yung dalawa sa lalo. Oo, pali ganun. Tsaka hindi. Kasi para sa akin, magandang gawin ng Matilda dito, SSN niya yung ano eh. Yung Brody. Oo. Tapos sumama kung sino yung ito, yung dalawa. Si Lapu tsaka si ano. The Kingslayers. Mukhang sila masislay ngayon. Ako. Nakain na naman. Ginert-gert na naman. Si Heat na naman ang umaharap sa lahat. At syempre, nandun yung mga sapak ni H2. Another death para kay Heat. And mukhang itutuloy-tuloy na ng NXPE ang pag-pressure sa RSG. Nakikita na ba ng NXPE ang Onyx Philippines? Oh, they can feel it. At first time na hindi sila first round exit, if ever. Oh no. Rene J. Mamumula. Ito yung sinasabi. Okay. Oh no, Demon Guide. Pasok sa kanya first kill. Pasok sa kanyang Thorn Bros. Makuha ng 70 isa. 70 seconds, Lord. Makuha ng isa si Demon Guide. Nice setup though mula sa manipulation sa by Demon Guide. Namulis. Esa. Ba't nandito si Esa? Esa ngayon. Oh, sakit. Yep. And with the Wind of Nature, lagi magdadalawang isip si Demon Guide kay Gugubaya. Kaso na ako po, matrap siya dito. Oh. Is this the right decision? Oh my God, Demon Guide. Napagamit ng kanyang ultimate. Pero nandun si Heat. Okay lang. Bawi, ano lang. Bawi lang sa pera para makapalag pa. Humihinga pa yung demon. Natutulog pa ba ang demon dito ng RSG? Kailangan na nilang gisingin kung gusto nila maka-comeback in this game. Katulad ng previous game, late game, lamang na lamang pa din yung NXP dahil sa Nathan. Ang sakit. Tapos, pag nagpunta na ito ng late game, sobrang late game na, wala nang babarag kay Yawi. Wala nang babarag. Masyado nang mataas yung HP ni Yawi para sa damage output ng RSG. Hindi na siya kayang i-one hit ng isang lads. Hindi na. Absolutely. Pag binigay nila lahat ng skill nila kay kunyari mabarag man nila ng RSG yung ano, yung Barats, tapos binigay nila lahat ng skill. Pag pumasok yung apat na kampi ng Barats, wala na. Wala clean na up crew. Untouched pa ngayon si Hesa, 0-0 and 6. Sakit. And Hesa. All three games ano Nathan si Hesa ano. Oo. Pakaganda kasi ng Nathan. Nakala ko nga yan yung i-contest tsaka pakito eh. I agree. Ito yung medyo ano eh, no? Nakita natin na stubborn mula sa RC. What if instead na Selena ban, ay Nathan, yung kanilang iban? Malaking problema yung Selena, of course, pero mukhang kitang-kita natin na Hesa is definitely a problem.
pag nahawa na yung Nathan. And dalawa ang pwedeng mag-Nathan sa NXP. Exactly. Si exactly. H2 at saka si Esa. At ngayon, pero try nila i-contest yung Lord kasi paalam nila pag nakuha na yung ng NXP yung Lord. Crucial. Medyas na ano na to. Matalo tapos. Crucial na. Lord. Nako, may knock-up na magagawa. Ayawi po lado na naman. Nasa harap si Rene Jane ang bibit. Si Aquay, pistuwa niya. Likod na likod na eh. Pero napagamit na ngayon ang Entropy. Oh! Pati Iyakdo once again! Makakuha na maganda burst down. Double kill para kay Iyakdo ngayon. And this time, three heroes are down para sa NXPE. Is this a comeback? Wind of nature para kay Esa. Magbabak na ngayon. Patesa, Yelly Haze, Double H, Iyakdo with the ultimate. Lord to, Lord to. Nako po, RSG! Humihinga pa! Humihinga pa ang medyo, Kingslayers! Ano, medyo umano si Yahweh doon, medyo nag-overextend si Yahweh. Pero grabe kasi yung ginawa doon ni Aqua, pati na rin ni Iyakdo, talagang umalis sila doon sa circle. Si Rene J, hinahanap mo si Aqua for how many times? Siguro sabihin natin 5 out of 5 na kukuha palagi ni Rene J yung pang-cancel kay Aqua. Pero this time, sobrang layo ni Aqua. Wow. So, ano, napakaganda rin ang mga skill na bitawan ni ano ni Hit doon. Ang lupit. Gamit na gamit yung skill ni Ruby. Ang lupit noon. That is the third attempt na ginawa ni Rene J ng pambait. Pero exactly. This time, hindi na fall sa trap ang RSG. Maririnig ba natin? Naririnig nyo na ba ang The Song of the Fire and Ice? 10-9. Hindi natin pwede masabi yun kasi katulad ng second game, lamang na sila. Tapos nangyari na ano, disiplina pa din. And this time, NXPE, maganda talaga yung late game nila na masasabi nga natin na mahirap solution for RSG. Might be, ang RSG ay naghahanap na nung, yung nga, di ba nahanap natin sila ng miracle play? That is one part of it, pero they need one more. Isa pa. Kailangan nila ng isang wipeout or maybe 3-4-1. Tapos saka sila mag-push, gamit, kaso tumalun na yung Lord. Isa pang himala daw. Isa pang himala ang iniintay ng RSG, NXPE. Nagulat sila doon. Pwede nila po siya mid. And now, RSG. Wave clear ng NXPE ay decente naman. Nakayawi. May ano sila. May Barats, Nathan. Pero ano ko. Pero may ano. May real manipulation. May zone na ginawa na naman si Aqua. Aqua in this game. Sobrang outstanding. 2-1-7. It ain't over till it's over! Woo! Hindi pa payag, coach, ang RSG. Na ito 3-0 lang sila, basta-basta. Welcome to the playoffs. Grabe. Sobrang ano kasi, wala, ano na to eh. Laglaga na to eh. Kailangan bigay mo na lahat. Buong puso. Gising na ba ang natutulog na demon? RSG. Kung NXP, napakalupit ng comeback kanina. Pero ngayon, RSG, nasa kanila. Demon na mababawi. Oh my. Siguro na ano na sila, na natuto na sila sa game 2. Siguro hindi na nila ulitin yung ano, yung pagkakamali ng game 2. We'll see. Kasi interestingly, RSG lamang sa gold. Yep. And this is a statement game para kay Aqua. All throughout the season, lagi natin sinasabi, Aqua is playing well. Mas komportable siya sa RSG bilang position 4 nga na player ngayon. And in this final game, supposedly para sa RSG, or we don't know yet, but at least dito sa pinakahuling outing, kahit pa siya yung first pick na Eve na na-counter ng napakaraming heroes mula sa NXP, isang magandang pwestuan sa kanya, isang turnaround with the real world manipulation, he's given it all and so far has been good para sa RSG. Best duo yung Eve tsaka ano, tsaka Ruby. Ruby. Kasi pag ano, pag nag-real world manipulation, hatak-hatak. Hatak-hatak lang tapos may chance na hindi mo makancel kasi may Ruby, tapos may chance na hindi ka makaalis kasi may Ruby din. That is Heat and Aqua, the Pasma duo. Exactly. Tapos ano, babala-balahan ka pa nung ano, nung Brody. 70% real-time win rate for RSG right now. Hatid sa atin ng Smart 5G na ibaliktad yung kalamangan ng NXPE. NXPE, no? Parang kailangan nata rin nila ng bagong play eh. Hindi na ata pwedeng Rene J ang humarap this time. Pwede si Yawi. Kaso wag lang sobrang overextend kasi may ano pa rin yan, may mga damage pa rin sila. Tsaka once na mapita si Yahweh, tapos hindi pa nakapagbitaw ng lahat ng skill yung RSG. Ubus yun. Pwedeng gawin ni Yahweh yun, pero mafa-first niya yung real world manipulation. Oh. Yun yung pinaka-main idea. At this point, ang centerpiece ng RSG ay yung first pick Eve nila. Katulad nga na sinabi natin, maraming counters ang NXP Evos. But with Aqua, nasa kanya ang bola ngayon. Aqua. Statement game for this kid. 2-1-7. Para kay Aqua, flickers are all online. Para sa parehas na kuponan. Wala pang death din si Hesa in this game. Si Hesa ang kailangan natin tignan dito. Pag nakapwesto na maayos si Hesa, tapos hindi na burst si HC Yawi sa harap.
Hindi matayot yung sa Nathan, yung ulti. Yung sobrang bilis pa count eh. Entropy. Switch pa lang cooldown. Switch account. Oo. Kapit, ladies and gentlemen, sa mga upuan. No! Kapitan nyo na ang inyong katabi kung ikaw ay fan ng... Yan, no? Ikaw ay fan ng RSG at NXP. Renegade. Ito na ang tinatawag nating Lord Dance. The freeze lane. We are now in the late game. RSG is making sure na take advantage nila yung super clips nila. 50-50 yan pag ganyan. 50-50 lagi. 50-50. Pag Lord Fight, 50-50 lagi. Depende. Depende sa pwesto na to. Reset. Nakaka-bait. Binibait. Nire-reset yung Lord. Hindi sila pwede mag-risky play ng Lord. Kailangan talaga, ano, sure Lord. O kaya makapitas ng isa. Yelly Haze. Lamang ang NXP to sa minion wave. Yelly Haze is fishing for Aqua. This might be good, pero makikita ni Heath. Okay. Welcome. Matating magkakampi. Welcome to the stall game. Ito yung lamang mo pag ano, Nathan pick. Pwede mong ganito-ganituhin yung Lord. Oo. Ang lamang ng RSG minion wave management. Bottom lane naturally pushed. Kaya nandun dapat si Rene J. Split ba ngayon si Rene J? Go to. Nakita nila yung ano. Nakita nila ilapo sa baba. Lapo sa baba. Oh no! Pulado kagad si Demon Kaito. Habang nandun. Nasa likod. Ay. Pero may kagat na agad si Yawin. Pero wala siya kagat. Naku, yung Lord ay mapupunta pa kay Yesa. Pero napakagandang ultimate mula kay Aqua. Pero still, yatap si Nats. And ngayon, NXP. Naku, nag-collapse na ang RSG. Rene J ang pagsabog. And Demon! Pero makakapatay ngayon si Demon Kite. Demon Kite is real. At ngayon, tumatakbo na si Rene J. Nandito pa rin si Demon Kite. Oh my the Kingslayer God. Surviving! Sobrang lupit ang play ni Aqua na nakita mo yung moves grabe. Na yun. Grabe yung nga, grabe maganda mag-ib si Aqua. Oh my goodness! Aqua! 3-1 and 9, 13-10. Tuloy pa rin ang laro. And you have to take to si Demon Kite sobrang low na nun. Props din sa ano sa dalawang core ng RSG. Ang galing po pwesto na ang alam nila kung sino yung target nila. May mga proper target sila. It's super low, Demon Kite nag-killing spree pa. Oh my God! This is episode 9! Panang isang series para sa side ng RSG, hindi pwedeng mapatumpa. Isang Lord pa. Oo nga. Kasi one more Lord. Rene J lang ang hindi may boy para sa push na to. And we know na makakapag-depend sa NXP. Uy, hindi na inulti na. Aqua talaga, pare. Late game talaga. Oh my. But hindi, katulad ng second game kanina. Kailangan pa rin nila maging... Ay, napumasok! Oh, pero lilipad. Lilipad si LH dito. May setup ba na gagawin? Nagkahiwalaan sila. Exo, pero setup para kay Hit. Oh, hindi sumabog! Bitin yung ultimate ni Iyakno for that one. 13-10. Woo. All towers gone for NXPE RSG. Grabe, buhay pa rin. At kumikinang pa rin ang spada ng Lancelot ni Demon Kite. Kahit ano, no? Kahit sobrang kukunat na ng mga nasa harap, nakakaano pa rin si Demon Kite, nakaka-micro pa din. Galing. Hindi ko na mawari ang nangyayari sa laban na to, Wolf and Coach Lift. Playoffs talaga. Really showing up and lahat na ibibigay, and I would say para sa RSG, Heath, Aqua, Impas, Maduo, binibigyan na lahat. Even si Iyakto, we doubted this pick. Even I, up until this point, Delix talaga yung Brody pick dito sa RSG kasi wala siya masyadong sasagot. Pero may burst eh. May burst pa rin eh. Pwestuhan talaga. Depende, yung mga ganong hero, parang sinasabi ni Iyakto, depende pa rin sa gumagamit yan. Pahawak pa rin sa akin. Wala na sa counter to eh. And I'm not entirely sure kung ilang beses bang nag-brody si Iyakno sa season na to. Baka nga first time pa to eh. One death lang si Iyakno in this game. Parang Wolf and Coach Lift. Even Aqua, yung zone game, doon sila lumalamang sa NXP eh. Nawala na yung confidence ni Yawi, yung confidence ni Rene J na, sige, pasukan natin sa likod. Hindi eh. Parang pag pinasukan sila sa likod, biglang may ibang manlilikod sa RSG. Zone control. Tsaka ano, alam ng RSG kung kailan sila ano, kung kailan sila magpo-protect, tsaka kung kailan sila mag-ano lalaban. Mag-go. Pero ito, kailangan natin i-take note, coach. Tsaka Wolf, 106. May Hesa. Wind of Nature na ang nag-iisang Hesa. Binenta niya yata ito kanina. Binenta niya kanina. Ito na yung mga time na kapag hindi mo na, pag nagamit na pag on cooldown, ibebenta mo yan yung Winter Truncheon, Wind of Nature, Immortality. Pabilisan ng kamay. 44 seconds though para sa Lord. Hihintayin ba to ng RSG? Patibayan din ang utak na to. Sakto yung ano, sakto yung retry ni Demon Kite. Pagka cooldown ng retry niya, magkaka-Lord. So, kailangan nito. Mabait nila yung retry kay H2 or anything. Yung kailangan nito, mapush nila yung lane.
para ano, para hindi nila problemahin yung ano, yung mga sasegue. Exactly. Uh-oh. And that is Rene J na nakatoka sa pag-split push. Na kanina din nangyari doon sa Lord fight, medyo na late doon si Rene J kaya nag-call nga ng go ang RSG. So push muna, split muna ng onti yung RSG kasi ikaw yung lamang eh. Mm-hmm. And then kayo ang mauuna dapat sa Lord, pero alam din yun ng NXP. Pero tingin ko ano, tama yung call ng NXP na ano, mag-split push si Rene J kasi uh-oh, alam nila hindi kaya i-burst ng RSG yung Lord nang mabilis. Exactly. Eh. Here we go. If there's anyone na kaya mag-burst ng Lord, nandiyan ang NXP, so hindi rin pwedeng makampante ang RSG. Mm. Yes. Kasi may ano to, may Nathan to. Ang bilis mag-Lord, ang bilis mag-Lord ng Nathan. And kanina, kay Nathan, kay Hesa napunta yung exactly. Lord kanina. Kailangan din sila magbabawas dito sa Lord kasi pag nag-low yan, papasukan sila ng NXP. At tipid-tipid na ng resources to, Wolf. Bawal ka maubusan ng mana. Exactly. Hintay lang to. Yung gagawin na, 3 hours siguro ang gagawin na RSG dito, hintayin nila may mag-dip sa baba, tapos tsaka nila i-go-go. Here we go. Makikita nila. In this case, Rene J. Makikita nila si The Hitman sa baba, do. Go-go pa ngayon ng RSG. Masyadong mabilis din, ha, si Rene J, ha. Isang bait lang to. Demon ka, it has to be careful. Malahati ang buwan ni Demon ka. Mahirap kasi magtamang ka ng Lord si Lancelot. Oo, hindi pwede. Hindi pwede. Isang lagi malulaw yan. Oh my, yung minions, do. Ma-pressured ngayon ng NXPE dahil super minions ang meron ng RSG. Exactly. Ginagawa na nila yung Lord. Yelly Haze, pops the gloom. Kalahati ang pwede buhay. Pwede nila i-hero yun eh. Pag nakita nila nag-dip si Rene J, i-hero nila bigla. Pasukan ni ano. May flicker si Hito. Tsaka SS. Pero they might be waiting for that. Oh, patient sila dito, coach. Nahanap na isang nakahiwalay demon kahit nandun si H2. Nakahiwalay din si Rene J, though. But that must be a bait. Ito, parehas na teams yung nag-aakita na lang dito. Oh my. Naririnig mo ba ang tibok ng puso? Ay! Ayun na! May hilang na ginawa si Heat ngayon! Si Yami ang main target! Meanwhile, lumipad yung dinosaur! Nasa likod si H2 pero ang ganda ulti, ng point ulti! Ni Aqua! Meanwhile si na upo! May sumabog! Torn apart memory, immortality yun! Immortality yun. Magandang nangyari yun para sa RSG. Tumama kay Yawi! Tapos low si Yawi, pwedeng umuwita, tapos go-go nila yung Lord. And ngayon, nag-knockup na yung Lord, sabay may minions pa rin sa gitna. So, magde-depensa oh si Yawi. Oh my goodness! Magamit na rin Lord manipulation. Sino makakuha kayo ng Lord? Pumasok si Rene J. Magsa. Pero Rene oh! Si Nats Mulado! And it is still Hesa! Hesa pang pero, Lord! Pero nakakapitas sila, nakakapitas. Unstoppable ngayon pa rin si Iyaknu. But the Lord attempt na punta walang iba kundi kay Hesa. 50-50 talaga lagi yun pag Lord fight. Kahit sabihin mong may retry, kaso may retry din naman yung kabila. Mm-hmm. Tsaka ang laki ng bawas ni Hesa sa Lord. Lalo na yung first kill. And grabe yung sana, ano, sana ang ginawa nila, hiniro na lang nila muna kasi umuwi si Yawi nun eh. Oo. Sinuper position nila at mukhang sasabayan ng NXPE yung Lord. Pwedeng sabayan yung Lord. Magkocall yung NXPE na protektahan yung Lord this time. Look at H2O, nasa likod. Pero 4v5 to, ano, pero 4v5 to, ah. Pwedeng i-go ng RSG. Immortalities, marami pa sa RSG, so pwedeng nga talaga sila pumalag. Okay, let's see. Si Tams, Nats on the top lane. Nawala na rin ng immortality to. And by the way, importante yung purple buff para kay Nathan, sa late game. Kailangan niya ng unlimited ng stocks. Kailangan niya ng stocks. Napaka-intense ang laban na to. Intense. 28 minutes. The Battle of Mind Games. Sana hindi na ito mabreak yung record namin. Parang hindi ka mabawak nun. Yung longest game. Okay, ilang bang minutes yan? 42? 40, okay. Ewan ko. Well, tignan natin. So, kami pinakamatagal, ang angas nun eh. At least, no? At least may record kami. Record. Well, tignan natin. Naku, mahaba-haba pa naman. We still have 30 minutes to go. Mukhang so, reset ulit. Reset ulit, sa pang Lord. Mukhang reset ulit to. Hindi pwedeng i-risk ng RSG yung push. Kumakapit pa ang RSG fans, NXPE. Parehas kasi sila malakas mag-diff eh, kaya mahirap tapusin to eh. Oo. Pag nag-choke ka sa pag-push, sobrang dami panghabol ng NXP. Kapit, ladies and gentlemen, the King Slayers. Meanwhile, NXPE hindi rin nag-give off talaga, gusto na nilang tapusin kanina pa. Dalawang minuto na naman, Wolf. Aantabayanan na naman natin. Kung sino makakalmang, look at the gold graph. Sa totoo lang, ano, XP graph. Sa totoo lang, hindi na nagmamatter kung sino lamang sa gold eh. Kasi lahat yan, full item na. Oo. Nasa galawan na to, nasa formation. Na that's right. Ang kailangan dito, dung mga core, mga jungler, basta halos lahat actually,
magbigay ka ng extra, kailangan meron kang extra gold kasi kakalculate mo yung pagbenta mo ng Immortality, Winter Truncheon, yes, saka Wind of Nature. Magiging Mr. Buy and Sell ka bigla. Oo, yung palit-palit ng item. Oo. At ito, yung purple buff, importante ito sa NXP. That's okay. Why, kung papansinin mo, Yawi lagi is resetting. Oh my. Hindi nila pwedeng ibigay kay Demon Card kasi purple, kailangan ni Heza to. Pero pag sa lapang nag-Lord 5 to, pag nag-Lord fight to, lamang na lamang yung NXP kasi sila may kakayahan bumasag sa ano sa Lord. Oo. Dito pag ano pag win 1v1 ni Lance yung ano yung Lord malolo si ano si Lance kasi hindi pa yata kaya yan eh. Hero Lose talaga. Hero third Lord na ba yan? Fourth Lord. Ang bida fourth, sa fifth na. Fifth na. Ang bida ngayon sa NXP ay si Heza. Nakagawa ng purple. Nakagawa ng purple. Kanino? Kay H2O. H2O pa rin. Iyak no, bumili ngayon ng bagong item. Winto, or na, walang boots. Nagdag burst na to. And tama ka Kuche, mas NXPE kasi yung may kakayahan mag-drive ng Lord attempt. Yep. Kasi sila yung nagre-reset kanina pa. Hero talaga yung RSG, no matter what happens. Ang pag sinasabi po naming hero dapat, ibig sabihin, hero yung ipaprioritize sa damage ng RSG. Pag ano, kunyari, iaano nila yung Lord, tapos change target sa hero. Oo. Ano, pag mga call out dyan, hiruhan na natin, hiruhan. Hero na to. Pinagpapawis, dama ko na yung pawis ngayon, ang dalawang kupuna na to. Dama ko na yung nadudulas ang kanilang mga daliri. Pag nanalo RSG dito, momentum ng RSG dito. Grabe. Dama ko na nauubos na ang pool boss. And in fairness, sa lamesa. Oh, pagalingan ng disiplina, pagalingan ng clutch. And RSG with two rookies. It kind of feels like even in this game na pwede na silang matanggal it. Nagpapakita pa rin ng kakaibang gilas. May gilas pa rin eh. Nung dalawang rookies natin. And ako, of course, my God, centerpiece. It's the same story right now. We have the Lord. Ang taas na ng HP ng Crab Coin. 18K na yung Crab Coin. Napakatagal na. Napakatagal na patayin yan. Ito na yung Lord. Pang ano na lang, pang stack na lang yan. Ito guys ha. At alam kasi ng ano ng NXP na mahihirapan mag-Lord tong ano tong RSG kaya inaano nila. Pinipestuan nila, Di ano eh, tsaka hindi nila inaano kagad, di kagad sila pupesto, pinupush muna nila yung lane. Yes. At hindi rin sila nagpapakita. Ang maganda gawin dito, para sa akin ha, ang maganda gawin ng RSG dito, bigla nilang iano yan. Bigla nilang ihiro yan. Sa bush, no? Ilaban, no? Ilaban. May flicker si... dalawa. Pero okay, wait. May call na ginagawa si Nakita Renegade. Na natin ito dati. Ano? Nakita natin ito dati. May call na ginagawa si Renegade sa baba. Punta nila. Hindi naman makapag-load yung NXP. Nasa baba yung ano eh. The next segue. Okay. RSG knows. Ito yung nakukuha natin. Mukhang basag pa yung tore. Dito malakas ang next play. Magaling mang psycho next play. Okay. Ito yan ha. Nabinanggit nyo na kung ikaw ang RSG, better option na kumuha ka na lang ng hero. Huwag nyo nang i-bait yung Lord dahil... Kasi mahirap sila pamatay ng Lord. Oo, mahirap yung lineup nyo pang Lord. Mabagal ang Brody, yung Lancelot, malambot. Heza, siya lang ang may kakayahan mag-solo Lord this time. Siya ang pinakamalakas na auto-attack dyan. At ngayon... Again, mas malakas pa yata sa retry yung kanyang first skill. Yung super position. Ibig sabihin... Hindi na nagmamatter yung retry pag gantong late na. Ibig sabihin, sa ganong kalamangan, mas may opportunity ang NXP mag-split. Na yun nga yung ginawa ni Renny J at ni Heza. Ang tagal nilang naghintayan doon sa Lord Pit. To the point na pati yung Torre na basag na ng minions. Pero ang maganda, para sa akin, ang maganda rito kasi lamang yung RSG. Ang maganda, split position kaya nila. Gawin nilang 1-4. Tapos, pag dalawa yung pumunta kay Nats, go nila yung tatlo. So si Nats ang pwedeng mag-split. Here we go. Kasi makunat si Nats, di kagad mamamatay yun. 1-4 meaning to say apat na magkakasama tapos nakahiwala yung isa, split push tapos pag pumunta yung dalawa kay Nuts, yung tatlo bigla nilang i-go. 33 minutes para sa unang series ng ating playoffs. This is just game number 3, ladies and gentlemen. Kapit lang. Ayun na, here we go. Ginagawa nila ito yung sinabi mo coach, nag-split na si Nuts. Ayun na, dalawa na yung nakay Nuts. Pero kailangan nila yung Matilda doon. Uy! Hinatak si Nathan! Sino yun? Oh no! This is Nats! Pagpatamagal yan, tapos nakabackup sila. Tapos yan. Okay, Nats ngayon. Namumula. May immortality si Nats ngayon. Ginawa pa rin nila ni Elias. Nag-ulti na! Nasa yung switch account dito! Ay na! Elisa! Minimane target na magamit si Elisa dito ng Wind of Nature. Pero ina-attack siya ni Demon Kite. Oh! And Demon Kite, he wants to bring the fight. But look at the top lane! Nandito pa rin! Mr. H2O!
Grabe naman yun. Grabe naman magpapit yun. Pero nandito pa rin yung Real World Manipulation. Super defense para sa RSG. Wala pa rin nakakuhaan. Ipet. Demon Kite nanggigigil na. Nanggigigil talaga. Habang si Yawi ang target nila. Toy draws para kay Demon Kite. Pasok ngayon si Renny J. Renny J with the Bravest Fighter. Eto na, nag-collapse na talaga. Totoong laban na to. Meanwhile, pasok ngayon. Ultimate sabog ang mukha ni Renny J. Pero mayroong immortality pa rin. Esa. Nakaprintesa. But killing spree para dito kay Demon Kite. Yakto alive! Pulado, merong immortality kay Yakto. Medyo magulo ang nangyaring laban pero nandun si H2O na sumasapak pa rin. Sina Nat sumatakbo. H2O! Sinong makakakuha? Aqua Yakto! Nat is also down! And this is it! This is the final march! This is the next play way! NXPE! Evos! Pero sila pa rin! Hindi pa rin pala tapos! Joke lang! Joke lang! NXP! Grabe yung talino nila mag-segue doon. Parang pinasayaw nila sa tugtog nila yung RSG. Kasi wait minions can, and sa top lane. Can Mr. Fundamental do things? Okay. Mr. Fundamental Heat. Oh, enough pang apoy ni Heat to come back. 50 seconds. Can Heat di na kaya pull this off? This is a Ruby though, pero hindi siya inaawala. Buhay pa rin si Esa, wala pa rin death. At mukhang eto na nga. 40 seconds! It's zero. Esa! And NXPE! Next play, Evos! Ubos ang buhay! This time, ng RSG! Grabe! Napaka-talino ng NXP dun sa, sa pag-segue. Biruin mo, lamang na lamang yung RSG sa push. Pero yung pag... Yung...